Amos. Ang panawagan sa pagsisisi. Ikalimang kabanata. Mga Israelita, pakinggan niyo itong panaghoy tungkol sa inyo. Ang Israel na katulad ng isang babaeng birhen ay nabuwal at hindi na muling makabangon. Pinabayaan siyang nakahandusay sa sarili niyang lupain at walang tumutulong para ibangon siya. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Sa 1,000 sundalo na ipapadala ng isang lungsod sa Israel, 100 na lang ang matitira. At sa 100 sundalo na kanyang ipapadala, 10 na lang ang matitira. Kaya kayong mga Israelita, dumulog kayo sa akin at mabubuhay kayo. Huwag na kayong pumunta sa Bethel, sa Gilgal o sa Beersheba upang sumamba roon. Sapagkat siguradong bibihagi ng mga mamamayan ng Gilgal at mawawala ang Bethel. Dumulog kayo sa akin, kayong mga lahi ni Jose, at mabubuhay kayo. Dahil kung hindi, lulusubin ko kayo na parang apoy. Kaya malilipo lang Bethel at walang makakapigil nito. Nakakaawa kayo. Ang katarungan ay ginagawa ninyong marumi at pinawawalang halaga ninyo ang katuwiran. Ang Diyos ang lumikha ng grupo ng mga bituing tinatawag na Pleiades at Orion. Siya ang nagpapalipas ng liwanag sa dilim at ng araw sa gabi. Tinitipon niya ang tubig mula sa karagatan para pumunta sa mga ulap upang muling ibuhos sa lupa sa pamamagitan ng ulan. Panginoon ang kanyang pangalan. Agad niyang winawasak ang matitibay na napapadirang bayan at dinudurog ang napapadirang lungsod. Kayong mga taga-Israel, napupuot kayo sa humahatol ng tama at nagsasabi ng totoo sa hukuman. Inaapin ninyo ang mga mahihirap at pinipilit na magbigay sa inyo ng kanilang ani. Kaya hindi kayo makakatira sa ipinatayo ninyong mansyon at hindi kayo makakainom ng katas mula sa itinanim ninyong mga ubas. Sapagkat alam ko kung gaano karami at kabigat ang inyong mga kasalanan. Inuusig ninyo ang mga taong walang kasalanan at kinikikilan pa ninyo. Hindi ninyo binibigyan ng hustisya sa hukuman ng mga mahihirap. Dahil naghahari ngayon ng kasamaan, ang marurunong ay tumatahimik na lang. Gawin na lamang ninyo ang mabuti at huwag ang masama para mabuhay kayo. At sasamahan kayo ng Panginoong Diyos na makapangyarihan, gaya ng inyong sinasabi. Kapuutan ninyo ang masama at gawin ang mabuti, at pairali ninyo ang hustisya sa inyong mga hukuman. Baka sakaling maawa ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa inyong mga natitira sa mga lahi ni Jose. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Darating ang araw na maririnig ang mga iyakan at panaghoy sa mga plaza at mga lansangan. Ipapatawag ang mga magsasaka para umiyak sa mga patay, nakasama ng mga taong inupahan para umiyak. May mga iyakan din sa inyong mga taniman ng ubas. Mangyayari ito dahil parurusahan ko kayo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ang araw ng paghatol ng Diyos. Nakakaawa kayong naghihintay ng araw ng Panginoon. Huwag ninyong isipin na araw iyon ng inyong kaligtasan, sapagkat iyon ang araw na parurusahan kayo. Para kayong taong nag-aakalang ligtas na siya dahil nakatakas siya sa leon, pero nasa lubong naman niya ang oso. O di kaya'y nag-aakalang ligtas na siya dahil nasa loob na siya ng kanyang bahay, pero nang isinandal niya ang kanyang kamay sa dingding, tinuklaw ito ng ahas. Tiyak na darating ang araw ng Panginoon at ito'y magdudulot ng kaparusahan at hindi kaligtasan. Katulad ito ng dilim na walang liwanag, kahit kaunti man lang. Ang gusto ng Panginoon na dapat gawin ng kanyang mga mamamayan. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, napupuot ako sa inyong mga pista. Hindi ako nalulugod sa inyong ginagawang pagtitipon. Kaya kahit dalhan pa ninyo ako ng sari-saring handog, kahit pa ang pinakamabuting handog ay hindi ko tatanggapin. Tigilan na ninyo ang maingay ninyong awitan. Ayokong makinig sa tugtog ng inyong mga alpa. Sa halip, nais kong makita na pinaiiral ninyo ang katarungan at ang katuwiran
na parang ilog na patuloy na umaagos. Mga mamamayan ng Israel, noong nasa ilang ang inyong mga ninuno sa loob ng 40 taon, naghandog ba sila sa akin? Hindi. At ngayon ay buhat-buhat ninyo si Sakot, ang Diyos-Diyos ang itinuturing ninyong hari, at si Kaiwan ang Diyos-Diyos sa ninyong bituin. Ginawa ninyo itong mga imahen para sambahin. Kaya ipapabihag ko kayo at dadalhin sa kabila pa ng Damascus. Ito nga ang sinabi ng Panginoon na tinatawag na Diyos na makapangyarihan.